May kamag-anak o kaibigan ka bang nakatira o nagbabakasyon abroad? Halina't hikayatin silang magrehistro para makaboto. Narito ang kanilang mga dapat gawin. Pumunta sa pinakamalapit na embahada, konsulado, misyon, polo o meko o sa mga nakaschedule na overseas outreach field mobile at akyat barko sa inyong lugar. Huwag kalimutang magdala ng valid Philippine passport. Kung ikaw ay seaman, dalhin ang photocopy ng seaman's book. Para naman sa mga dual citizen, dalhin ang mga dokumento na nagpapatunay ng inyong pagka-Pilipino. Kung sila naman ay nasa Pilipinas pero alam nilang nasa abroad sila simula April 13 hanggang May 13, 2019, pwede silang magparehistro para makaboto sa overseas voter registration centers na aprobado ng COMELEC at DFA-OVS. Ano pang hinihintay nyo? Maaring magparehistro hanggang September 30, 2018. Tandaan, your vote is our country's future. Register and vote! Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na embahada, konsulado, misyon o meko, o mag-log on sa www.dfa-oavs.gov.ph o sa www.comelec.gov.ph. Isang paalala mula sa COMELEC, DFA at Panahon TV. Good morning, Pilipinas! Kayo ay nakatutok pa rin dito lamang sa Panahon TV. Kung mayroon kang mga gawaing ipinagpaliban dahil sa masamang lagay ng panahon o mga nakalipas na araw, tingnan natin kung makikisama na ang lagay ng panahon sa iyo ngayong araw ng Webes. Narito ang forecast ng pag-asa para sa tourist areas at pati na rin sa mga piling lungsod ng bansa. Unahin natin sa selected cities ng ating bansa sa Kabanatuan, Nueva Ecija na naapektuhan din ng nagdaang bagyo. Ngayong araw na ito, makakaasa kayo sa pagpapatuloy ng improving weather condition. Ibig sabihin yan, magpapakita muli si Haring Araw at yung temperatura medyo mataas na sa pagitan ng 24 hanggang 32 degrees Celsius. Fair weather condition din tayo sa Kalayaan Islands, Calapan, Dumaguete at Sarojas. Kaya naman magdala ng maiinom na tubig saan man ang lakad mo sa maghapon. Sa mga piling lungsod pa rin ng ating bansa, ang tuna capital ng bansa, General Santos, makakaasa sa pangkalahatang maaliwalas na lagay ng panahon. May temperaturang may kataasa na abot yan ng 34 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan naman sa Tagbilaran at sa Dipolog, pwedeng-pwedeng ilabas sa mga labahin. Makikiasama kasi sa inyong gawain ang pangkalahatang maaliwalas na lagay ng panahon, pero make sure na pagsapit ng latter part of the day ay maisisilong na ang mga yan dahil posible na yung pagkakaroon ng mga pag-ulan. Medyo maulang Webes naman na naghihintay sa ating mga kababayan sa Catbalogan at pati na rin sa Surigao. Sa tourist areas naman ng ating bansa, eto magandang balita para doon sa mga bakasyonista na nareschedule yung pagbiyahe sa Vigan dahil nga sa masungit na lagay ng panahon last week, maipagpapatuloy niya na yan dahil makikisama na ang generally fair weather condition. Sa mga susunod na oras, magpapakita si Haring Araw pero maging handa pa rin sa pagkakaroon ng mga pulupulong pag-ulan o yung mga pagkidlat at pagkulog. 25 hanggang 31 degrees Celsius ang temperatura. Kung paakyat ka naman ng Banawe, fair weather condition din ang sasalubong sa iyo. May enjoy mo pa yung temperaturang nasa pagitan lamang ng 14 hanggang 20 degrees Celsius. Sa Anilao at Puerto Galera, fair weather condition din sa maghapon, yung temperatura naman sa pagitan ng 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa tourist areas pa rin ng bansa, etong Taal, Naga City, El Nido at Camiguin, makakaasa sa pangkalahatang maaliwalas na lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Hindi rin kayo bibiguin ng temperatura ang makikisama din sa inyo. Maaring umabot yan ng 32 degrees Celsius. Sa inyong pagbiyahe, siguruhin may dalang maiinom na tubig sa maghapon. Sa
Samantala, natatandaan niyo pa po ba yung ating Zero Waste campaign dito sa programa noong nakalipas lamang na buwan? Patuloy po ang ating panawagan na subukang mamuhay ng mas kakaunting basura ang iniiwan. Marami namang iba't ibang paraan gaya ng pag-iwas sa paggamit ng mga at pagtanggap nitong plastic materials at sa halip ay pagtangkilik na lamang sa sustainable products. Nakaaalarma po kasi yung lumalawak pang epekto ng plastic waste sa kapaligiran at batay nga sa isang pag-aaral, posibleng sa taong 2050 ay mas marami na yung mga plastic waste sa karagatan kaysa sa bilang ng mga isda. Kaya naman simulan na ang pagbabago sa ating pamumuhay sa mga maliliit na hakbang. Para mapanood muli ang Zero Waste campaign ng Panahon TV, bisitahin lamang ang aming Facebook o kaya naman ay YouTube playlist. Magbabalik pa ang Panahon TV matapos lamang ang ilang paalala.